Filipinos. Today, we face the very grave threat of the novel coronavirus disease 2019 or COVID-19. Sa Metro Manila fighting to bring down infections. Parating sa ating mga kumbayan na hindi pa ito mag-resento ng ating pamahalaan, kailangan magpulong-pulong tayo. Simulan na sa Paranaque ang mass testing. Sa pagdating ng isang bantang hindi nakikita ng mata, ay naalarma ang lahat at agarang naglagay ng distansya. Nagbago ang siklo at daloy ng pamumuhay, tinakpan ng medical na maskara ang ngiti at saya ng buhay. Ang edukasyon na siyang kasalukuyang buhay ng mga musmus at lumalaki pa lamang ay napatda, huminto, naantala. Ang nooy kanlungan ng kaalaman at tirahan ng pagkatuto, paglinang at pagpapayabong ay nagsara, dumilim, kinandado. Bubuhayin, haharapin, pipindutin, kakausapin ang liwanag na nakapaloob sa isang salamin. Nakaupo, nakahiga, kasama lamang ang sarili sa pag-aaral at paggawa ng mga gawain. Tuloy man nalilito o may hindi maintindihan, ay tikom ang dekoryenteng makina para sagutin. Ang mga tanong na parehong sa isip at sa mga aralin umiikot, nagkukubli, may hinaing. Hanggang saan naabot ang tatag ng pagsusumikap, pakikiangkop, pakikibagay, hanggang kailan tatagal ang pagsubok na ito sa ating buhay. Dahil matimbang man ang lakas ng Pilipino sa kabila ng mga dilubyo, hindi maikakaila na ang edukasyon ay mahalaga para sa pagbabago. Naway magwakas na ang tanikala ng pandemya, mabigyan ng pagkakataon na ituloy ang linya. Tuwid naguhit ng pag-aaral at pagkatuto ng mga bata, hindi pinapagitnaan ng rehas ng makina, sigalot o teknolohiya.